meron akong sample regulator dito. CPU supply, where are you? Ito yung lagay na natin yung mga respective socket. Ang kuha naman niya yung problema yung supply ng hard disk. So lalagay natin itong supply ng hard disk. Saan bang ano nito? Itong fan. Ito kasi yung video card natin. So, kailangan ito ng fan din ng extra. Lagyan natin ng supply. Lagyan natin siya ng supply. So, ngayon, susubukan natin fan na rin. Kung na-under na ba. Okay, subukan natin pa anda rin kung pwede na.
cells. Okay? Papalitan natin siya ng kanyang ano, ganda ng ano niya, screen. Nice. Malabo na talaga mata ko. 2010. Okay. 2010 pa pala ito. Okay. Properties. Tingnan natin. So, nakalagay Windows 7 Ultimate. 64-bit. And yan. Activated naman ang Windows niya. Okay. Service pack solution. Service pack. System C. So, 1 GB. 232 GB. Mas mabuti pang tingnan natin sa bahay. DX drive. Murah din ang kulang nito. Gaya. Deep gaya. Ang kanyang operating system, built by OEM, BIOS date. Okay, processor 3 GHz, 4 GB ng RAM, 1.2 GB use, 5, 32, display. Money good, pretty good. This management. Take a look at this management. This management yan, meron siyang mga around. So, maliit lang kanya ano, hard disk. Around, I think, 232 GB. So, mababa lang yung ano niya. Mababa lang yung kanyang hard disk. Samantalang ang ano naman niya, dual naman yung ano niya, processor
64 bit. 7 sa masyadong mababa. So kung mag-play tayo ng video, okay, alam na natin ang problema. Punta muna tayo sa mayari. Magpapabili tayo ng regulator, saka ano pa nga ba, bibili tayo ng regulator, saka tatanungin natin kung i-upgrade niya ang kanyang system. Gagawing ano, say 500 gigabyte, maghahanap tayo ng 500 gigabyte dodoblihin or 1 terabyte. Okay, so yun po ang kanyang ano, OS, nasa Windows 7, ang kanyang processor nasa dual core. So pwede siyang lagyan natin ng matatas na hard disk. Tatanungin muna natin siya. Okay? Para nang sa ganun, sa mga video, hindi siya mahirapan. Kung maglaro naman ng games, okay naman. Okay. Punta muna tayo sa mayari.